Magandang umaga po, Mike Hernandez para sa AVTV at iba pa sa Mad About Koy. Today, nandito po tayo sa magandang tahanan ng kaibigan natin, si Roel Abella, dito po sa Bakersfield, California, showing us their beautiful koi collection and of course, ang kanilang very warm hospitality. Puntahan po natin si Roel. Halika po. So friends, Roel Abella in the house. Hi. Hi, Mike. Pare, one of the koi ninjas sa Philippines. So, Roel, bigyan mo kami ng background. Gano'ng kadang katagal ba sa koi? Bali, may 10 years, more than 10 years na ako na nagko-koi. Mm-hmm. You know, this is my second pond. Okay. So, I was featured before. Dati, isa lang to. Ngayon, paliwanag mo sa amin, Roel, bakit dalawa na itong ponds na to? Well, kasi una, siyempre, pag nagko-koi ka, magsisimula ka sa maliit and then hindi na kasya lahat ng koi. Okay. So, I decided na mas maganda pag separate yung male and female na koi natin para mas maganda yung growth ng mga kois. You have two ponds. One is a bigger one and one is a smaller pond, no? Itong mas malaking pond na ito, Roel, ilang tons? Ilang gallons? So, US po tayo, kaya gallon sila dito. I know. So, 8,800 gallons yung mas malaki ko na pond. And then, itong maliit is 6,200 to 6,600. Pakita natin, Roel. Yes. Pond mo. Edit, start tayo sa mas malaki. Okay. Okay. Come, join us. Itong pond na to, Roel, ay 8,800 gallons. No? Uh-huh. And then, ang gaganda ng mga koi dito, mga ka-Agri TV. No? Ang settlement mo, Roel, ay how many? So, ito may 4 chambers. Mm-hmm. So, yung first is settlement tank. Yung second is matala filters. Okay. Yung third is bead filters, moving bead filters. And then, Japanese mat sa dulo. One of the napansin ko ditong isda, attract yung attention ko, ay yung Kage Chi Utsuri, no? It is bred by Otsuka. Medyo nung nakita ko siya, talagang pinurso ko. Mm-hmm. Kasi nga, very rare. And so, nandito po kami sa mas maliit na pond ni Roel. Actually, hindi masyadong maliit. Actually, malaki to. This is his second pond. 600 gallons, ganun, no? Kasama yung filter. And both his ponds are turning over at the rate of twice every hour. Tapos pareho silang dumadaan sa bead filter onto the shower and back to the pond. Pareho po itong naka-external pump. And then, itong tubig mo, Roel, nakita ko, sobrang linaw. Mukhang hindi kumakain. Pero sa laki ng isda, imposible hindi mo pinapakain to. Dahil ang gaganda ng katawan. Yung koi feeder ko, nagpapakain ng 5 to 6 times a day. Wow. Uh-huh. And all Tomigay koi food. Yeah. Alright, so friends, hingan po natin ng tips and advice si Roel para sa ating mga kaibigang nag-aalaga ng koi, both in the Philippines or here in the United States. Siyempre, tips sa koi is first, kailangan magkaroon kayo ng good quality koi. And then, kung meron ka ng good quality koi, kailangan mo ngayon palakihin to. Mm-hmm. At the same time, so you have to feed, Tomigay. So, siyempre, yung naglalagay tayo ng beneficial bacteria added for good quality of the water. Mm-hmm. Sa tawag natin doon, Nitrobacta. Nitrobacta powdered. Uh-huh. So, salamat, Roel, sa mga tips. And then, thank you so much for having us in your beautiful home. Parting words, Roel, may gusto ko bang sabihin? That's it. First is, thank you, Mike, for visiting us here in Bakersfield. Ako, maraming salamat. We're so honored. Behalf of me and my wife, B. Si B, no? Uh-huh. Mm. So, we were honored for you visiting here. Thank you for always providing us good quality food and good quality koi fish coming from Demi Koi. So, we're gonna let you go, friends. Until next week, join us again here in Agri TV at iba pa, here in Mad About Koi. This is Mike Hernandez and my friend, Roel Abella. Roel Abella. At ang butihin niyang may bahay, si B, dito po sa
Bakersfield, California. See you again next week. Kita kits. Kita kits. Bye-bye. Bye. Give me high five, Bel.